Ang papa ko, isa siyang sailor. Kaunti lang ang naaalala ko nung bata pa ako. Natatandaan ko ang puting uniform niya. At ang paghawak niya sa ulo ko kapag nagpapaalam na siya. Hindi na siya bumalik nang nagpaalam siya nung araw na yon. Kaya nabura na rin siya unti-unti sa mga alaala ko. Nakalimutan ko na si Papa. Ay, mahal ko! Patawarin mo sana ako! Hindi kasi ako naniwala! Habang nangungulila ako sa Papa ko, nagkasakit naman ang Mama ko. Pagkatapos, naging mag-isa na lang ako. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Ang pag-ibig ay hindi makabubuti sa babae. Kaunting kabutihan lang ang naibibigay nito. Sarili ko lang ang dapat kong asahan. Magtatagumpay ako kahit na walang katulong. Sariling pagsisikap lang. Sexual assault case ang pinagkaguluhan ng social media at ang suspect dito ay hinihinalang anak ng CEO ng malaking korporasyon. Maraming nagtatanong kung may katotohanan ito. Palaisipan pa rin kung sino ang anak ng CEO na sinampahan ng kaso sa ilalim ng Youth Protection Program ng gobyerno. Dapat putulan ang hinaharap ang lahat ng mga rapist pag napatunayan nagkasala. Ang kapal ng mukha nila. Ano ba kasing ginagawa ng mga prosecutor na to? Hello, Chairman. This is Yon Wally. Naintindihan ko. Ako nang bahala ron. Okay, Chairman. Ako nang bahala mag-asikaso sa lahat. Bye. U-turn mo. Doon tayo sa prosecutor's office. Attorney Yun Wally. Pwede ba? Huwag nyo ang harangan. Tinanggap niyo na ba ang alak sa inyo? Magkira lang, magkira lang. Lilinawin ko lang sa inyo. Wala itong kinalaman sa HK Construction. At hindi pa ito masasabing assault case hanggat walang biktimang nagre-reklamo. Kumpirmado na bang ikaw ang magiging lawyer ng anak ni Chairman? Pwede mo ba patunahanan na ito? Ma'am, makaka-apekto sa succession plan ni Chairman? Magkira lang. Itatakwil na ba siya? Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa bagay na yan. Iwasan nating magsulat ng walang katibayan. Tandaan nyo na pwede rin nila kayong sampahan ng kaso. Yun lang. Naiintindihan kita. Naiisip ko ang pinagdaraanan mo. Wala kaming kailangan sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong at nagbabayad sa mga ginawa mo. Tama lang yun. Kaya lang tandaan niyo, ma'am. Ang HK, ang isa sa top 10 corporation, kapag inilipat siya ng kumpanya sa ibang bansa, ang kasong isasampan niyo ay siguradong malilimutan na ng lahat at wala kayong mapapala. Tungkol naman sa anak niyo, mag-aaral siya at maghahanap ng trabaho rito. At kapag lumabas na ito sa publiko, malalaman ng buong bansa ang tungkol sa pagkakakilanlan mo. At sino pang lalaki ang magpapakasal sa gaya mo? Ano bang balak mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang maging sikat sa internet at maging usap-usapan? Mapapahiya ka lang. Kung tatanungin mo ako, hindi ako naniniwalang ni-rape ka niya. Tama na! Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sigurong anak. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Galit! At hindi kami magpapabayan! Sandali lang po, Mama. Tama ba ang sinabi ni Attorney? Manahimik na tayo. Pumapayag na po kami. Pero hindi po pwedeng barya lang ang ibabayad niyo sa amin. Hangarin ako sa katalinuhan mo. Kung ganon, sige. Ayusin natin ang detalye. Sa wakas, iba talaga pag meron kang pera. Ang galing mo talaga. Yon mo.
Long time no see. Kumusta? Ang tagal kong inisip kung tatanggapin mo ang kaso. Sa reaksyon mo, nababasa ko na nakuha mo ng gusto mo. Marami pa akong aasikasuhin. Saka na tayo mag-usap. Yan mo. Paano na kaya kung wala ang HK Construction? Magiging ganyan ka pa rin ba? Alam mo, magkaiba kasi tayo. Taxpayers' money ang nakukuha mo at ako binabayaran ng korporasyon. Ganun ang kapitalismo, hindi ba? Yun pagiging matalino mo, hindi pa rin nawawala. Muntik na magpakamatay ang biktima. Sana lang iniisip mo rin ang kalagayan nila. Hanggang ngayon, emosyonal ka pa rin. Ang rationality at ang emosyon. Ang naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at mundo ng mahirap na tao. Hindi mo pa rin maintindihan? Kamusta nga pala ang blind date mo kagabi? Balita ko, gwapo siya at bata pa. Hindi ko sinipot. Ayoko na mas bata sa akin. Hindi na naman. Friend, alam mo ba, 39 years old ka na? Hiya! Mag-usap naman tayo na mas exciting. Bakit? Meron pa bang mas exciting pa kesa sa mga gwapong lalaki? Ang pag-date, ang pagpapakasal, yun ang the best! Walang kwenta ang mga lalaki. Sobra ka naman magsalita, Attorney Lee. Attorney Lee, telepono po, ma'am, si Chairman Park. Magandang gabi. Salamat at trinabaho mo agad ang problema ng siraulo kong anak. Wala pong anuman. Trabaho ko yon. Sir, tinulungan niyo akong makalipat. Kaya maraming salamat din po. Walang anuman yun. Meron pa akong isang binaw problema. Sa ngayon, nakikita niyo pa ang mga barong-barong. Medyo masakit pa rin sa aking mga mata. Pero malapit na magbago ang lugar na yan. Plano kong patayuan niya ng malalaking apartment complex. Kaya, meron akong personal na pabor na hihingin. Ano bang opinion mo rito? 5 taon niyo na pong pinaplano yan. At gusto kong matuloy na yun ngayon, sa lalong madaling panahon. Kilala mo naman ako. Walang problema ang pera. Pwede bang pabilisin mo ang proseso sa mga pinaplano ko? Kilala niyo rin po ako. Gagawin ko ang lahat. Dumating na po ang US transfer ko. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako mabubuhay na mahirap lang kagaya nyo. Ay, wala man lang ilaw tong parteng to. Yung salamin ko. Manager ako sa pinagtatrabaho ko. Libre ang bahay at sasakyan ko rin. Hindi ko
alam kung bakit ako kinuha kagad. Malakas pa ako at wala akong sakit. Tumutuloy ako sa kapwa. Kailangan ko umalis na rito. Hindi naman ako nararapat dito. Oo. Excuse me. Bakit ako nandito? Ano ba itong ticket na to? Ano po bang pangalan nyo? Ako si Attorney Ron Woolley. Ano pong date of birth? October 23, 1976. Mama, babalikan ko po kayo mamaya. Teka! Anong hindi mo napansin na nagkamali kayo? Ha? Nandito na ang kaluluwa ng kliyente. Anong gusto mong gawin ko? Pasensya na, sir. Tinignan ko naman pong mabuti. Itong si Miss Suyun Kang, may isang buwan pang natitira bago mamatay. Di ba? Ano ba to, China? 50 million ang pinaproseso natin, hindi 1.3 billion! Ay, nako. Excuse me, sir. Bakit? May kaluluwa uli na mali ang pagkaproseso. Mali? Dapat po yun uli na taong 1941 ipinanganak. Mukhang input error po, sir. Ang galing mo, ha? Ang husay mo talaga magtrabaho! Buisit! Milagro ito. Salamat. Bumalik ang pulso niya. Buhay siya. Maraming salamat to. Ay, naku. 2054 pa po ang processing date itong bagong dating. Ano pong gagawin natin? Sa ngayon, isang matanda lumampas sa target date. Hindi natuloy ang pagbiyahe niya papunta rito sa langit. At due sa 2054, ang dumating kapalit na matandang sakitin. Ano bang kalokohan itong pinagagawa niyo sa mga kaluluwa? Grabe. Paano kung ngayon pababalikin itong taong namatay na? Ay, naku. Gaano ba katagal magpalit ng kaluluwa? Sir, para makansila ang registration ng taong 1976 Lee at ipalit ang taong 1941 Lee, abutin po siguro ng isang linggo. Eh, yung isa nga palang babae, malaking problema rin pala yun. Dapat po, namatay siya kanina sa isang car accident sa highway. Kaya lang atake sa puso po ang ikinamatay niya. Ikaw talaga? Pero meron pa siyang isang buwan para mabuhay, hindi ba? Ay... Maupo ka. Nandito ka sa tinatawag na Afterlife Relay Center. Sa madaling salita, pinoproseso namin sa center na ito ang mga taong namatay na bago namin papuntahin sa langit. Mga patay? Sinong patay? Ako ba yon? Hindi ako naniniwala. Bakit naman ako? Bakit ako mamamatay? Eh, ang bata ko pa! Nakita mo, ang lakas-lakas ko pa! Aksidente yon! Isang simpleng aksidente lang yun sa highway! Miss Lee... Hindi ako papayag dito! Alam mo bang matibay ang kotse ko? Hindi ako naniniwalang mamamatay ako sa aksidente! Miss Lee! Ibalik niyo ako ngayon din! Gusto ko pang mabuhay, please! Nakikiusap ako sa inyo, hayaan niyo pa ako mabuhay! Maupo ka muna! Sang-ayon ako sa'yo. Ang sinapit mong masaklap na kamatayan ay hindi pa napapanahon. Dahil napakabata mo pa. Meron kaming espesyal na programa rito para sa mga namatay na hindi inaasahan. Pwede namin silang ibalik sa lupa para muli silang mabuhay. Maari ba ako sa programang yun? Oh, marami pong salamat, Panginoon. Pero, para maisa ka to para ng special program na yon, kailangan mo munang makipagtulungan sa amin. Ano bang maipaglilikod ko para sa inyo? Kailangan mo mabuhay sa ibang katawan. Meron kasing kaluluwa na masyadong napaagang dating dito. Mabubuhay ka muna bilang siya. Pero sa loob lang naman ng isang buwan. Ang gusto mo ay mabuhay ako sa katawan ng ibang tao sa loob ng isang buwan? Tama ba?
Korek ka dyan. At pag nagawa mo yon, pwede ka nang bumalik uli dito. At ibabalik ka namin sa katawan mo na parang walang nangyari. Pero paano yon? Iba ako. Iba ang itsura ko. Ang ugali ko at ang buhay ko. Hindi ba magulo yon? Kami nang bahalang mag-asikaso ng lahat. Pero hindi mo pwedeng tanggihan o talikuran ang buhay niya o magreklamo sa sitwasyon. At hindi mo rin pwedeng pakialaman ang tunay mong buhay, maliwanag? Anong desisyon mo ngayon? Pwede mong tanggapin ito. Ang mabuhay sa ibang katauhan o ang dumiretso at maniraan sa langit? O sige, payag na ako. Gagawin ko na yan. At ngayon, pwede ka nang pumasok sa bilog. Ipatong mo ang kamay mo sa ibabaw ng screen. Magkita ulit tayo sa isang buwan. Nasa lupa na ba ako? Nagnakaw na naman ang underwear mo. Nabarian! Nasaan yun? Magpakita ka! Wala naman eh. Baka nagkamali ka lang. Ikaw yun! Ako yun? Ba't ako magnanakaw? Ay, naku. Ikaw ang nagnanakaw ng underwear ko. Tignan mo nga yung suot mo. Boxer shorts ko. Kita mo lang? Ikaw ang nagnanakaw. Anong pelikula ba yan? Sino na naman bang artista ginagaya mo? Teka, sandali! Huwag ka nalapit! Huwag! Lumayo ka sa amin! Lumayo ka sa amin! Overacting ka na, alam mo yon? Ano ba yun? Parang... Teka, alam ko yun eh. Scream! Scream! Scream yung pelikula ni Drew Barrymore, hindi ba? Hello, Sydney? Scream yun, di ba? Yun nga! Tama ko! Hindi yun? Nakulate na ako. Uyintyang ko. Hindi pwede to! Ito lang po ang breakfast ko. Huwag niyo na po akong ipagluluto. Kakain lang ako ng marami pag may acting classes na ako. Sino ka? Sino? Ah, yan ba ang gusto niyong role ngayon? Kung ganun, sino ka? Anong pangalan mo? At anong ginagawa mo rito? Tama ka. Ano nga bang ginagawa ko rito? Nasaan ako? Ikaw. Mama! Mama! Lumayo ka sa akin! Sino ka? Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Baon ko po. Ano? Baon mo? Sige na, Ma. Mahuhuli na ako. Bilisan nyo, Ma! Teka. Ano ba, Ma? Bilis-bilisan nyo naman! Ay, late na ako eh. Bye! Okay, ready?
Breakfast na tayo. Magkain ka na. Mauuwi na ako. Honey, yung breakfast ko. Aba! Papa! Baby ko! Good morning, anak. Ang aga mo yata. Hindi ka ba nagluto? Ha? Nang breakfast? Siyempre. Nakalimutan mo ba? Ang magluto? Ako? Mukha bang asawa mo itong kausap mo? Ay, ano naman bang movie yan, honey? Ha? Pahihirapan mo na naman ako manghula kung sinong artista yan. Ay, nakuhuli na ako sa trabaho. Buti pa, kakain na lang ako sa kantin namin. Pakainin mo si Haru bago mo siya ihatid. Alis na ako. Ay, sayang pala to. Kulang ang sustansya kung ito lang ang kakainin ni Haru. Magsain ka. Mm. Boy, anak. Pakainin mo siya, ha? Mama, inubos ni Papa ang cereals ko. Nagugutom na ako. Pahingin ka, honey. Ano ba kayong lahat? At bakit niyo ba ako kinukulit tungkol sa pagkain? Ano bang nangyayari? Bakit wala man lang nagsasabi sa akin? Asawa ko na isang estranghero. Tapos nanay pa ako ng dalawang makukulit! Mama! Ito na pong wallet niyo. Wallet? Born 1981? Kung ganun, 34 pa lang ako. Tayo na po, Mama. Bilisan niya, mahuli na ako. Sandali, huwag mo kong hilahin. Good morning po. Oh, kumusta? Good morning. Mrs. Kim, magandang umaga po sa inyo. Salamat nga palaro sa ginseng. Malaki na naitulong sa akin kagabi. Anong sinabi niyo? Ha? Hi, Mama ni Hanyol! Hanyol ba ang pangalan mo? Hanyol po pangalan ni ate. Ako po si Haru. Bakit po ba? Hindi niyo po natatandaan? Hanyol palang pangalan niya. Ngayon alam ko na. May pumunit ng ads na dinikit ko sa elevator nung isang araw lang. Pinunit daw ng anak mo. May nakakita nung pinunit nila yon. Alam mo bang gumastos sa koron? Hindi niyo pwedeng punitin ng ads. Teka lang. Close ba tayong dalawa? Ano? Kasi parang close na tayo kung umasta ka. At yung tono mo, ang yabang. Aba, sumusobra ka na? Ano bang gusto mo? Hinahamon mo ako ng suntukan? Ano ha? Huwag na kayong makipag-amay, Mama! Teka, sandali! Huwag mo nga akong itulak! Teka lang, babalikan ko siya! Ang lakas ng loob niyang magsalita sa akin? Bakit po nakikipag-amay? Ay, Haru! Hindi ako makikipag-amay. Ay, kumusta ka? Maganda bang gising mo? Yun mo! Natikman mo to! Bagong gawa lang itong kimchi ko! Sige na, paborito mo to, di ba? Huwag na lang. Natikman ko na yan kagabi pa. Tiyak hindi mo magugustuhan ng lasa. Masarap ano ba sinasabi mo dyan? Masarap nga yan! Salamat ah! Oh, nandiyan na! Nandito na yung bus! Yay! Ang saya ng anak ko! O, sakay na! Ganda umaga po! Ganda umaga! Sayo! Sige po, ako! Bye! Umasin yung baon mo ha! Bye, Mama! Bye, anak! Bye, anak! Bye-bye! Uy, sandali! Saan ka pupunta? Mauna na ako. May ayusin pa ako. Samahan mo na kami sa pagkuha ng kailangan natin sa side job natin. Hindi na. Halika, bilisan mo na. Late na tayo. Ay, naku. Kayang-kaya namin itupiyan ng mabilis. Kaya huwag ka na mag-alala. Kung matatapos niyo bago ang deadline, marami pa ako ibibigay na trabaho. Sige, kaya salamat ha. Oo. Sige, paalam sa iyo. Ingat ka. Dali talagang bulahin ng mga tao dito. At cute din siya, ha? Ang galing ko talaga. Nakatipid tayo ng 35 cents sa mga yan, ha? Kung ibang bumili, baka hindi tayo nakadiscount. Kung 10,000 lahat yan, nakadiscount tayo ng... Ay! Halos 350 na, hindi ba? Galing! Teka, sandali lang, ha? Bakit ba kailangan kong magtupi ng mga kinuha nating rolyo? Tanong ka pa, ikaw may gusto ng racket, hindi ba? Ang sabi mo, isama kita sa racket namin. Oo nga. Sige na, magtrabaho ka na.
Sinabi ko ba yun? Sinabi mo nga! Pasensya na kayo. Magagawin pa kasi ko. Uy, sandali lang. Saan ka pupunta? Bakit pa nagmamadali kang umalis, ha? Hindi ka ba pwedeng umalis? Ano ka ba? Tutal, makukuha na natin ang check, eh. Magsasaya muna tayo. Inuman na! Saya! Sumukay sa akin! Huwag lang! Ang agam pa, eh! Naku, ang sarap, no? Masarap ba? Oo naman. Ang sarap yan. Naku, kaya sa side na. Pero masarap pa, eh. Mmm, sarap. Ginoon din pa ba? Naku, ikaw talaga. Ay, anong balita, ha? Yan mo. Ano nang nangyari ron sa eldest princess? Oo nga. Oo nga. Nangyari sa eldest princess? Huh? Teka, ano ba yun? Ano ka ba? Kunwari pa to. Ikaw ang reyna ng Korean novela. Baka nakalimutan mo na. Hindi ako nanonood kahit kailan ng Korean novela. Ginagawa lang yun ng mga taong walang magawa. Ay! Parte na naman siya! Basta what? Ang gulay yung parte, ha? Ay, itanong mo kung anong episode yan! Ay, ano? Alam mo ba, ha? Alam na namin ang buhay mo, hmm? 18 years old ka nung nabuntis ka. At mula nung puro panonood ng TV at tulip lang ginagawa mo. 18 years old ako nung nabuntis ako? Ako ba yun? May amnesia na yata. Kailangan. Yata ako makapaniwala. Ilang taon ako nung nangalak ako? Bakit ako tinatanong mo? Ikaw ang nagbuntis, di ba? Ano ba itong nangyayari? Sandali, dyan lang kayo. Saan ka pupunta? Doon ang banyo. Hindi kaya buntis na naman siya? May nangyari na naman? Kumusta ka naman? Anong sinabi mo? Gusto mo bang mahalata na peke ang pagkatao mo? Yun ang totoo. Hindi ko ito totoong katauhan. Kahit anong gawin ko, mahalata ang peke ako. Gusto mo bang makabalik sa dati mong buhay? Kung patuloy ka magiging ganyan, malilito sa'yo mga tao. Intindihin mo rin ako. Bigla lang akong nagkaroon ng asawa tapos may dalawa pa akong anak na makulit. Ah, mga yun. Nakita mo bang mga babaeng yun? Hindi ako tatagal sa ingay nilang lahat. Nakakahiya sila para sila mga Miss walang... Miss pag hindi ka tumigil pa, babalikin na kita sa taas. Ito lang ang tandaan mo. Kung walang paghihirap, wala ka rin pangalawang buhay. Pero kasi, hindi ganito ang buhay ko. Pero ganito na ngayon ang buhay mo. Pansamantala. Ano ba to, garden? Ha? Ano bang damit to? Ano ba ako, zebra? Wala akong pwedeng maisuot dito. Nagpakasal siya nung 18 siya. At ang lalaking to ang asawa niya at nagkaroon sila ng dalawang anak. Sinakripisyo ko ang lahat ng mga karapatan ko. Nawala ng oras sa sarili ko. At pumayag akong tumira sa bahay na to. At ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko na. Okay, malinaw na ngayon. Bumata ako ng 5 taon. Pero hindi ako papayag na ganito ang buhay ko. Sanay ako nagagawa ang lahat ng gusto ko. $497.50. Okay, hatid na lang. Ang address ko. Sobra na sa credit limit. Ano? Ay, ano ba naman yan? Ang tagal naman magbayad, oh. Hoy, ano ba? Bakit ba ang bagal-bagal mo? Hello, sino to? Hoy, bakit ba ang tagal mo? Parating ng school bus ng mga bata. Jajan! Binilhan ko kayo ng strawberry milk. Heto.
Ay, grabe. Bakit ba ang tagal mo? Nagtataka na ako sa kinikilos mo, ha? Hindi ka naman nahuhuli dati, ha? Pasensya ka na. Mabuti na lang at nandito ako. Si Haro kasi. Minilhan ko rin siya ng strawberry milk. Tayo na. Uwi na. Patikim nga. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Nahihirapan din ako sa kalagayan ko ngayon. Nakita na naman kita. Ang malas ko. Baka gusto mo bumili ng bagoong. Masarap ang bagoong ko. Ang mama ko mismo ang gumagawa niyan. Hindi ako kumakain ng pagkain may bagoong. Ang social mo naman. Ang sabihin mo, wala ka lang perang pambili. Anong sinabi mo? May pera ako. Prada ang damit mo at hindi Prada na original. Kaya wag mo sabihing may pera ka. Mga peki lang ang kaya ng bulsa mo. Kaisit! Anyol, ano ba? Huwag ka na magalit. Hindi ko nababanggitin na nag-cook ka. Pero binanggit nyo na naman ulit. Hindi na talaga mauulit. Susumpa ako sa harapan mo. Sinusumpa ako, pangako, hindi ko nababanggitin na nag-poop ka sa eskwelahan nyo. Ah! Papa naman eh! Nakakalis ka! Sasakal ako! Ano yun? Nakakagutom yung amoy. Ano yun? Kung nagugutom na kayo, umupo na kayo at kumain. Teka, bakit ba ganyan kayo magsalita? Okay lang kayo? Alam kong gutom ka na, umupo ka na. At ikaw rin, mister. Umupo ka na at kumain. Sige, halika na. Kumain na tayo. Anak, sino pong ginagaya niya? Sa tono niya, palagay ko Cyborg the Movie. Para siyang robot. Palagay ko, nag-workout ang baka na to. Kasi ang tigas ng muscle niya. O, kain pa, Haru. Uyain mo na mabuti yan, ha? Siya nga pala, meron ba tayong kanin? Kainin niyo yung patatas na niluto ko. Hindi ka ba nagluto ng kanin, ha? Mas gusto ko yun eh. Hindi ako nagluto. Sobrang kunat naman ng karni na yan. Ilagay nyo na lang po sa ref. Kakainin ko na lang pag nagulam ako. Maupo ka. May sasabihin pa ako. Dahil sobra ng paglilingkod ko sa inyo. Tingin ko, kailangan kong magbakasyon at magpahinga ng konti. Mawawala ako ng isang buwan. Sa makatuwid, iiwan ko kayo. Kayo nang bahala rito. Bakasyon? At saan ka pupunta? Sa bahay ng magulang ko. O kahit saan na pwede ako magbakasyon. Magbabakasyon kayo? Kaya na namin ni Papa ang sarili namin. Kaya lang sino mag-aalaga sa batang yan? Sino mag-ahatid at magluluto ng pagkain niya? Pwede ko siyang ihatid sa umaga. At yung pagkain, pwede namang ikaw na ang gumawa nun. Magluluto po ako? Ako rin ang magpapakain sa kapatid ko? Baka naman magmukha na akong dalagang ina, hindi ba? Kung hindi mo magagawa yon, pwede naman tayong kumuha ng makakatulong sa gawain. Isang kasambahay. Kukuha tayo ng kasambahay? Hindi ba wala nga tayong pambayad sa acting class ko? Ngayon kukuha tayo ng kasambahay para makapagbakasyon lang kayo? Ang labo. Teka lang, Anyol. Umupo ka, Anyol. Bumalik ka. Bakit ba ganyan ang inaasal mo simula pa kaninang umaga, ha? Isa pa patay na ang mga magulang mo, kaya wala ka ng bahay na uuwihan kundi ito lang. Wala na ba? Oo nga, alam ko yun. Di bali na nga. Siguro nga masyado kang napagod sa gawaing bahay. Ulila na naman ako. Higa ka na. Okay lang na nakatayo ako rito. May sasabihin pala ako sa'yo.
Siya nga pala. Sa darating na Webes na, ang public project selection. At ano ang project selection? Maliit na pagtitipon yun, nadadaluhan ng mga nagtatrabaho sa district office. Nagtatrabaho ka sa district office? Grabe ka. Opo, doon po ako nagtatrabaho. At bakit naman nagtatanong ka pa? Ano nga pala yung sasabihin mo? Bakit lumagpas na ako sa credit limit ko? Gusto mo yun, di ba? Ang gusto mo, kasyang gagamitin mo kapag nag-grocery ka. Yun ang gusto ko? Tulog na ba? Sa palagay ko. Sandali! Huwag ka lalapit! Bakit? Taka lang! Ano lumayo ka! Huh? Ba't hinubad mo yun? Hindi ka ba naiiyang naka-boxer shorts ka? Kasi nga, tulog na sila. Paano kung gising pa? Ang sabi mo, tulog na sila. Paano nga kung hindi pa tulog? Baka sumigaw, baka magising yung mga bata. Lago tayo. Tama na yung drama mo. Aray! Ba't mo binali yung buto ko? Ngayon ang dirty day natin, di ba? Ano yung dirty day na yon? Ay, ano ka ba? Dalawa ng anak natin, nagtatanong ka pa dyan. Yun na nga eh. Total na banggit mo na rin. Paano mo nagawang pagsamantalahan ng isang 18 years old na inosente? Ano ka mo? Hindi mo ba alam ang Protection of Minor Against Sexual Crimes Act 7? At alam mo ba ang Statutory Rape of Underage Minor Act 1? Habang buhay ka makukulong kapag lumabag ka sa batas na yon. At ang minimum, 5 years kapag napatunayang ng molestya ka. Alam mo ba yon? Teka lang, pinapakabang mo naman ako eh. Wala kang kahihiyan. Pinagsamantalahan mo ang teenager at inanakan mo pa ako ng dalawa. Tapos pinatira mo ako sa maliit na bahay na to. Alam mo, yung mga kagaya mo ang pinakaayaw ko sa lahat. At sigurado, ginamit mo lang ang kagupuan mo para matanggap ka sa district office. Tama ba ako? Akala mo ba hindi ko may isip yon? Alam ko na agad na manggagamit kang tao. Ha? Nakikita ko, isa kang irresponsabling asawa. Wala kang silbi at wala kang kwenta. Anong sinabi mo? Manggagamit ako? Tapos, ginamit ko tong kagwapuhan ko? Ha? Imposible ka. At bukod pa ron, gusto kong sabihin sa'yo na hiwalay tayo sa pagtulog. Sa labas ako. Iabot mo yon. Akin na yon. Sandali lang. Galit ba sa akin ang asawa ko? Ano ba talagang problema niya? Palagi may dahilan kung bakit nagbabago ang ugali ng mga babae. Ay. Ay, uwi na to. Grabe ka. Nag-iipon ka ba para sa kotse? Pag hindi ako bumili nito, makakabili na ako ng magandang klase ng Crayola. Bakit hindi mo subukan bigyan ng divorce papers ang asawa mo? Divorce papers? Kapag tinanggap niya yun, siguradong meron siya ibang lalaki. Ganun ang ginawa ng dati kong asawa. Oh. Teka lang, hawakan mo nga. Sir Chief! Oh, sir! Ito po yung proposal. Ano to? Tungkol sa noise barrier plan.
Na naman? Subway noise barrier ulit? Marami na pong nagre-reklamo mga... Alam mo naman na hindi ko pwedeng basta na lang kalabanan ng malalaking developers. Pero sir, 2,000 pamilya ang apektado. Oo nga, 2,000 pamilya ang apektado. Kaya nga, ang gawin mo ngayon, mag-focus ka sa sidewalk renewal project. Teka, sandali lang po. Sa halip na mag-aksaya tayo ng budget, bakit hindi tayo gumawa ng mapapakinabangan? Tumigil ka na! Gawin mo yan kapag ikaw na ang chief. Sa ngayon, kung ano lang ang iuutos ko, yun lang ang gagawin mo. Maliwanag ba yun? Okay. Ay, naku, paborito ko kaya ito. Tigman mo to, Yonwoo. Pag natikman mo ang maisa, malilimutan mo ang pangalan mo. Oo nga. Tikman mo. Sarap, papili ka ngayon. Siguro, naglilika, tama ba? Oo nga. Alin ang totoo? Yung... Baka naglilihi ka nga. Ano bang naglilihi? At bakit naman ako maglilihi, no? Kunwari po. Bakit? Ano bang masama ko may pangatlo na? Ganun talaga nagmamahalan. Ganun talaga pagbata. Mainit palagi at alam mo ba, usap-usapan na kayo sa buong building. Naiingit lahat. Sana kami rin, no? Kahit paluin niya rin ako. Yun ang uso ngayon, yung papaluin ka. Ay, bilis. Asan ang dokumento? Ilabas mo na. Invitation. Oh, building 2 and 5. Sa'yo na muna. Heto, building 6. Oh, ikaw. Pirma ka na rito. Basahin mo na. Ano ba yan? I-redevelop daw tong neighbor zone natin. Iisa lang ang distrito natin, kaya kasali ka riyan. Petition laban sa gagawing redevelopment sa neighbor zone. At gusto kong matuloy na yun ngayon. Sa lalong madaling panahon. Mabuti. Hindi pa napalitan ng lock ng apartment ko. Bakit ba ako kinakabahan? Apartment ko naman to. Yung papeles... Ito ba ang mamanihan yun? Napakasimple. Tama. Lagot ka sa akin ngayon. Ano pong mode of payment? Single payment. 3,100 po ang total bill. Wala pong mga bagong produkto. Excuse me. Pakisign na lang po, ma'am. Alam mo ba? Pag natikman mo ito, masasarapan ka. Ay! Sorry. Di ba, ikaw si Hanyul Kim? Oo. Pwede bang maging magkaibigan tayo? Nice meeting you. Sige, kita na lang tayo mamaya. Ika na, bro. Ay, nandun na kaya si Coach sa gym? Oo. Okay lang yun. Dede naman talaga ang mga nanay. Talaga? Bakit? Ganun din ba ang mama mo? Nung nagkasakit ang mama ko, dinala namin siya sa ospital. Alam mo kung anong sakit ang mama mo, Haru? May sakit ba siya, ha? Nagme-menopause na kasi ang mama mo. Lahat ng nanay dumarating sa stage na yun. Menopause? Hello, baby. Anong kailangan mo? Gamot po para sa menopause. Ano? Kasi po nagme-menopause na po ang mama ko. Kailangan niya ng gamot. Sandali lang, ha?
Ibigay mo to. Tapos, sikreto nating dalawa to. Sabihin mo sa kanya vitamins niya to. Okay ba yun? Opo. Eh kasi naman, steak lang talaga ang paborito ko. Ay, kabayo ka! Bakit? Vitamins po. Gusto mong inumin ko yan? Ayoko nung maasim na gamot, okay? Gamot niya po. Ngayon na? Ang asim! Ang asim! Ano ba klaseng vitamins to? Mag-usap tayo. Ngayon na! Tungkol saan ba yun? Baka masunog ang niluluto ko. Maupo ka muna. Mas gusto kong tumayo rito. Maghapon kong iniisip yung sinabi mo kagabi. Alam mo kasi, honey... Teka lang. Pwede ba tawagin mo ako sa tunay kong pangalan? Pangalan? Oo. Magandang pangalan ko at ayoko ng mga pet names. Hindi ako sanay sa ganun. Okay, Han. Yon wo. Inaamin ko na hindi madali para sa akin na mag-asawa ng teenager. Pero ikaw ang lumapit. Ikaw ang... nang akit sa akin at habol ng habol. Gwapong-gwapo ka sa akin kaya ayaw mong tumigil! Itong mukha na to na parang modelo ang sobrang kinababaliwan mo. Hindi kita minolestya, di ba? Teka lang. Teka lang. Tapos, nakipag-date ka pagka-graduate mo. Tapos ngayon, tumaring inosente ka pa? Ganun ba ako nun? At hindi ako irresponsable na asawa. Ha? Lahat naman ginagawa ko, lahat pinibigay ko para mapaligaya kayo. Hindi ba? O sige, ito bang gusto mo? Kung ayaw mo nang mabuhay kasama ka, may pirmahan mo to. Ito, para maging malaya ka na sa akin. Ito. Ay, bahala ka. Huwag kang mag-alala dahil malapit ka ng mabiyudo. Kung ganun pala, ako ang lumapit. Ako ang humabol. Nakakahiya ako. Ay, gutom na ako at pagod ako. Ay. Hindi ka marunong magbigay galang sa nakatatanda? Ay, bakit yun na naman ako sinisermonan? Kayo ba si PM Singh? Ano? Ani, tega! Anong mga to? Ha? Saan galing ang mga to? Binili niyo po ba to? Ang gaganda nito, tingnan mama. Tingnan mo ang price tag ng mga to. Tingnan mo. 2,150 tapos 900 to. Napakamahal ng binili mong coat eh. Tingnan mo price nito. Ito. Mama, ang daya mo! Binili ko ito sa pera ko. Pera ko ito. Bakit mo ba pinakikialaman ang mga damit na binili ko? Ano sabi mo? Pera mo? Hindi kasi praktikal yung ginawa mo. Hindi tayo mayaman. Alam mo yan. Di ba? Praktikal? Huwag kang aalis. Sino yan? Dito ba nakatira si Mrs. Yon Mo Kim? Opo. Asawa ko po siya. Bakit po? Ano po bang kailangan nyo? Makinig kayo. Pinahiram sa akin ang kaibigan ko ang credit card niya. Nasa coma pa rin ngayon si Miss Kang. Na-aksidente siya at hindi pa nagkakamalay. Sabihin mo na ang totoo. Samunin na ako yung card. Ay, grabe naman. Anong ibig niyo sabihin na ninakaw niya? Sinabi ko lang naman,
na nasa itsura pa lang ng kasama mo, malabo na mapagkamala mo siya na isang abogado kahit baligtarin mo ang mundo. Naintindihan mo ba ako? Sandali lang. Teka, alam mo ba ang tawag sa ginagawa mo? Pwede kitang kasuhan ng character defamation. Oh, honey, tama na yan. Tayo na. Sandali lang. Hindi pa kayo pwedeng umalis dito. Umupo kayo riyan. Makinig ka. Nandito kami para tumulong na malutas ang kaso at hindi para ako sa inyo. Maliwanag? Officer Code of Duty Act 3 Clause 2. Kapag ang pagtatanong nyo ay naging parte na ng investigasyon, may karapatan ng sibilya na tumanggi rito. Alam nyo na kusang loob kaming sumama para makipagtulungan sa inyong mga pulis. At dahil inaabuso nyo na ang pakikipagtulungan namin sa inyo, maaari na kaming umalis o kumuha ng sarili naming abogado. Kung hindi, pwede namin kayong kasuhan ng illegal detention, tama? Meron ba kayong gustong sabihin? Wala na po, sir. Mabuti. Alam nyo ba? Ako ang kakilala ni Miss Kang. Dahil kaklase ko siya. Ha? Law School, Seoul University. Class of 99. Nag-drop out pala siya. Dalawang taon lang siya ron. Nag-dinner kami kasi nga masyado kaming close. Tapos iniwan niya sa akin yung credit card niya. Kasi nga nalaman niya na marami akong problema. Sabi mo sa kanila, ani. Totoo lahat yun. Ngayon, dapat kayo mag-sorry. Ha? Mag-sorry? Dahil ininsulto niyo kanina ang itsura ng asawa ko. Pinagbintangan niyo siya at hindi naman makatarungan yun. Kaya dapat kayo mag-sorry. Pasensya na kayo, ma'am. Nagkamali kami. Oh, sige. Pinapatawad ko na kayo. Makakauwi na po kayo. Pareho pala kami ng university. Bakit siya nag-drop out sa school? At nagtsaga na lang siya na maging civil servant. Hindi ako makapaniwala na mangyayari sa akin ng ganitong sitwasyon, ha? Ano ka ba naman? Ba't mo ginawa yan? Kasi mali ka lang iniisip tungkol sa akin. Hindi mo naiintindihan. Sagutin mo ako. Hindi ako ang tipo ng lalaki na maghihinala o magsiselos, pero sabihin mo sa akin kung meron kayo ibang lalaki. Ibang lalaki? Sino ka ba? At ano bang akala mo sa akin? Babaeng mababa ang lipad? Okay, mabuti kung ganun. Naniniwala naman ako sa'yo. Anong... Ay, grabe. Ang ginawa niya. Hindi ako makapaniwala. Kinulat mo ako! Sa loob ng 44 hours, 14 minutes at 28 seconds mula nang bumalik ka, ang dami na kaagad nangyari. Nakatanggap ka ng divorce papers, nagnakaw ng credit card at nahuli ng pulis. Ang totoo niyan kasi... Kung ang mission mo ay guluhin ang mundo, dapat ka matuwa dahil nagtagumpay ka na. Kinakailangan makuha mo agad ang loob ng asawa mo. Ang problema, hindi ako sanay na makitungo o makipag-usap sa mga lalaki. Hindi ako komportable. Doon sa itaas, marami naghihintay na mabigyan ng panibagong buhay. Papa, totoo bang ninakaw ni Mama ang mga yan? Hindi no, nagsorry nga sila sa mama mo. Halos magmakaawa sila sa kanya para lang patawarin sila sa pangabala nila. Talaga po? Alam ko medyo weird si Mama, pero hindi siya magnanakaw. Aba talagang hindi. Oh, honey.
Akin na. Isasauli ko ng mga to. Tago muna yan. Ano po? Nasisiraan na ba kayo? Okay lang yun. Tago muna mga yan. Ako na bahala rin. Okay lang ako. Isusuot ko na lang mga luma kong damit. Sinabi ko na nga sa'yo na itago mo na. Ayoko makarinig ng pang-insulto na mukhang mahirap ang asawa ko, no? Asawa mo ko? Siyempre naman, asawa kita. Hindi mo ba ako asawa? May dala ko para sa inyo. Ay, salamat ha. Minsan ay, lang po eh. Ayaman. Oh, ayan. Ang sabi nila, 5 years pa magkakaroon ng redevelopment. Pero kung magsisimula na sila ngayon, saan nila tayo patitirahin? Oo, saan tayo patitira? Oo, ako ang assistant ni Miss Kang at ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng ito. Oo, ako ang nagmamanage ngayon ng opisina niya. Nakausap ko ng mga residente sa area na yon. Papayag sila kung tama ang kabayaran. Oo, yun ang sinabi nila. Nagagawa niyang i-budget ang kakarampot na pera lang. At nagawa niya pang regaluhan pati ang gwardiya rito. Ay, nakakagulat ka. Oo, alam ko. Dapat susunduin kita sa bus stop. Paano ka nakauwi? Ang mama ni Jiwo, hinatid po ako. Pinapasabi niya sa inyo, ayusin niyo ang pagiging ina. Yun lang po ang pinasasabi niya. Vitamins po. Ako? Inumin nyo. Ayoko nga kasi maasim yan. Kailangan nyo po uminom ng vitamins. Ay, napakakulit mo naman. Maasim. Sinabi nang ayoko ng maasim. Papa! Oo, anak ko. Nasaksakan din ang gwapo. Kumusta ka? Ayos ba? Sige na, anak. Mabihis ka na. Honey? Oh, nandiyan ko pala. Bakit parang pagod na pagod kaya ata? Nag-workout ako. Konting ehersisyo. Bukas nga pala, makakasama ka ba sa district office, Kayla? Makakahabol ka ba? Pwede ba akong... Kung sa tingin mo, hindi ka komportable pumunta, naiintindihan ko naman. Kinakailangan makuha mo agad ang loob ng asawa mo. Sige. Sasama na ako. Pupunta ako. Natutuwa ako na makakasama ka. Mag-shower lang ako. Ang pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sribat 75. Ikaw na pala yan. Bakit ba? Overdressed ba ako? Hindi naman. Okay lang. Ganon? Yan lang bang masasabi mo? Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Late na, halika na. Pasok na tayo. Bilis. Magandang gabi. Magandang gabi. Oh, masaya sila, di ba? Kumusta ka yan? Ilag tayo nagkita. Magandang gabi. Oh. Sungwan Kim ng City Planning. Ah. Ang pinakagwapong empleyado sa distrito. Siya nga pala ang ward chief namin. Magandang gabi po. Ako po si Attorney.
ako po pala ang asawa niya. Ah, chinek ko ang budget at natutuwa ako. Talagang pinagbubutihan mo ang trabaho. Ah, opo. Magaling po mag-budget yan. Pero napansin ko lang. Sir? Parang wala kayong mga bagong proyekto. Puro repair at construction lang. Sir, ano kasi medyo... May proposal po akong subway noise barriers. At para po yun sa mga residential area. Ah, doon sa area na balak ng i-redevelop. Kung ganun, bakit wala akong nakikitang proposal? Matagal ko na pong nagawa ang proposal na... Ah, sir, na-review ko na po ang proposal. At nagdesisyon ako na hindi dapat unahin yon. Yung mga sidewalk, yun ang dapat unahin para mapaganda ang District 5. Sa ngayon, nagpo-focus po ako sa pagpapaganda ng... Sa halip na gastos na ng sidewalks, mas maganda kung unahin natin ang... Our chief, pumasok na po tayo ron. Naghihintay na po ang mga panauhing pandangan natin. Sumama na kay Sam. Sa isang table na lang tayo, Mrs. Kim. Pero sir, sige po, War Chief. Mauna na kayo. Ikaw talaga. Tayo na. War Chief, nagustuhan niyo po ba ang lasa ng pagkain? Oo naman. Masarap ang pagkain. Ako po ang pumili ng mga pagkain. Siyempre, alam ko na masyado kayo mapili pagdating sa mga pagkain. Ang suit niyo po, bagay na bagay sa inyo. Ah, talaga? Maraming salamat, ha? Excuse me lang, sir. Meron akong gustong itanong. At ano ba itong gusto mong itanong? Sabihin mo, huwag ka mahiya. Sabihin mo, ano ba ang gusto mong itanong sa akin? Bakit po madalas palitan ang mga sidewalk sa district natin? Pinapalitan nito kahit na maayos pa naman at nanggagamit pa. Makakatipid sana tayo kung i-re-repair ang mga may sira. Oh? Sayang ang pera kung susunod tayo lagi sa uso. Alam mo kasi, mas magandang tingnan na maayos ang mga sidewalk natin kasi nga... Pero simento lang ang mga yon. Kaya walang malaking impact na ibinibigay sa tao. Ano ka ba, honey? Mukhang masyado ka interesado sa mga trabaho ng lalaki, Mrs. Kim. Oh, interesado nga ako. Nanggaling ka ba sa last century, miss? Nagpapatawa lang ang misis ko. Yun, ano ka ba? Tumigil ka, hayaan mo ko. Kung ganun, ano sa palagay mo ang project na may impact sa mga tao? Alam nyo, hindi ko sinasabi to dahil idea to ng mister ko. Pero mas mabuti siguro na magtayo na lang tayo ng mga subway noise barrier. Mrs., ang paggawa ng polisiya ay hindi kagaya ng paglalaro lang ng Monopoly. Alam ko, para sa inyo, baliwala ang barriers. Dahil sabi nyo nga, i-redevelop din yon ang aalisin doon mga residente. Ganun pa man, may karapatan din ng mga residente sa zone na yon na magreklamo. Lahat ng tao ay merong karapatan na mabuhay ng mapayapa at nakasaad yun sa batas natin. Hindi niyo ba napag-aralan yun nung nasa elementarya kayo? Oh, napag-aralan ko yun. Tama ka, Mrs. Sandali. Ilang taon pa ba bago ang redevelopment? Ang original po, after 5 years pa po yun. Pero pipilitin po ng abogado na gawin ng mas maaga yun. Ang plano po ay mapapirma ang mga residente para masimula na yun after 3 years. Ah, hindi bale. Pag-usapan natin ang tungkol sa barriers bukas. Bukas? Ah, okay, sir. Huwag mo nga akong hilahin! Bakit ba? Ano bang problema mo? Ano bang ginagawa mo? Di ba dapat magpasalamat ka na lang? Naiganti kita at napahiya siya kanina! Naiganti? Anong naiganti ba sinasabi mo? Mas mataas pa rin sa akin si Mr. Choi at hindi ko siya pwedeng ipahiya sa harap ng lahat! Sobra ka naman? Pagkatapos kitang ipaglaban sa kanya? Sinabi ko ba? Inutusan ba kita? Bakit sinama mo pa ako rito? Dahil gusto kong maranasan mo rin kumain sa hotel. At nandito ka lang pala. Grabe. Sinama mo siya para may katulong ka? Magkakampi kayo sa krusada? Anong krusada yon? Karapatan ng lahat ang sinasabi ko. Tumigil ka. Hoy, Mr. Choi, kaya sidewalk lang ang proyekto mo kasi marami kang makukurakot na pondo ng bayan. Malaking pera yon. At yun lang ang mahalaga sa inyo, hindi ba? Aba, sumusobra ka na. Huwag mo nga akong hawakan. Pasensya na, sir. Hindi pa ako tapos. Pareho kayo mga basura. Walang kwentang tao. Walang pinag-aralan. Ha? Ano, may gusto ka ba sabihin? Iuwi mo na ang buwisit mong asawa. Ha?
sinabi mo kanina? Anong yaka? Tama na! Nakuha ang asawa ko! Sweetheart, okay ka lang ba? Ano nangyari sa inyo? Naku! Asawa ko! Bakit mo ba siya sinuntok? Hindi ako makakapayag na insultuhin niya ang asawa ko. Siyempre, ipagtatanggol kita. Paano kung tanggalin ka niya sa trabaho? Eh, di mabubuhay tayo na masaya kahit napulutin tayo sa kalye. Huwag kang mag-alala dyan. Hindi ako makakapayag. Magutom ang pamilya ko. Siya nga pala. Bakit ka ba nag-drop out nung nag-aaral ka sa law school? Ay, pwede ba wag na natin balikan pa yon? Nakukonsensya ka ba na nag-drop out ako sa law school? Di ba sinabi ko naman, walang mali ron sa ginawa mo? Ay, kasi nagkaroon ako ng napakagandang asawa at ng mga malaanghel na baby mula sa kanya. Kailangan ko magtrabaho para matupad ko ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Malinaw pa sa alaala ko nung pinanganak mo ang unang baby natin. Kamukhang-kamukha mo siya at napakaganda rin ang mga mata niya. Binalot siya ng nurse. At nung inabot niya na yung baby, nagbitaw ako na pangako. Naitataya ko ang buhay ko para maprotektahan ang bawat isa sa mga mahal ko. Hindi ba naikwento ko naman sa'yo? Pinalaki ko ng lola ko. At mula pa nun, sabik na ako magkaroon ng sariling pamilya. Sayang naman. Sana naging modelo ka na lang. Baka kumita ka pa na mas malaki. Ang buhay natin, hindi lang tungkol sa pera. Salamat, ha. Ikaw naman. Para sa'yo. Okay. Cheers! Yon, Wu. Natutulog ka na ba? Ano? Tulog ka na ba? Honey! Natutulog ka na ba? Ha? Gising pa rin ako! Ay, paano ko aantukin? Ano bang dapat kong gawin para makatulog na rin ako? Mama! O, sige. Gagawin ko. Kung ito talaga ang gusto mo, gagawin ko. Kayang-kaya ko ito. Bigas po ba yan? Magsasayang kayo? Bati na kayo ni Papa? Dahil ba magluluto ako ng kanin, ibig sabihin, bati na kami? Sa totoo lang, napaka-weird niyo talaga ngayon. Alis na po ako. Baon ko. Wala akong pera. Ay, huwag na kayo magdrama. Ibigay nyo na. Nakita mo wala pang alas 7. Aalis ka na. Maglalakad lang po kami. Kami ng kaibigan ko. Ikaw tong weird ang kilikilos. Baka may boyfriend ka na. Naku, wala pa po. Kaibigan ko lang yun. Sabihin mo na. Huwag mo nang itago. Ay, bakit ba ang kulit nyo? Isa pa, masyado siyang sikat sa school. Hindi gaya ko. Ano bang problema sa'yo?
Kahit naman medyo pasaway ka sa amin. At kahit may pimples ka, maganda ka pa rin para sa akin at yun ang totoo. Ay, pupurihin nyo nga ako pero pupulaan nyo rin naman ako. Magtupi ka ng shopping bags. 3 cents kada isang bag. Pag nakapagtupi ka ng 300, magkakaroon ka ng $9. Nagbibiro ba kayo? Ang hindi nagtatrabaho, hindi dapat kumain. Yun ang motto natin simula ngayon. Ay, nakakainis. Kung spoiled brat ka, mas spoiled brat ako kaysa sa'yo. Tingnan mo, ano bang klaseng laruan to? Tapos tingnan mo ang presyo, $10 na kagad ang isa. Naku, sobra siya magpatong. Naku, alam niyo ba, nung isang linggo, yung mga donasyon na damit, binenta niya raw at binulsa ang pera. Lahat yun? Tapos nakita niyo, lagi niya tayong pinipilit na bumili ng mga paninda ng mama niya. Sigurado ako na malaki rin na nakurakot niya sa mga renta sa building. Ano ka ba? Grabe naman siya. Nakita niyo ba na ginawa niya yun? Oh, nakita ang ano? Pwede kayong mademanda kung walang basihan yan. Ano? Anong sinasabi niyo? At sinong madedemanda? Pinag-uusapan niyo ba ako habang nakatalikod ako, ha? Naku, hindi naman. Nagbibiro lang kami. Magandang gabi. Magandang gabi. Bumili ba kayo ng bagoong? Ililista ko ang mga hindi bumili. Ay, eto. Bumili ako. Uy, masarap yan. Alam mo ba? Uy. Ay, ikaw, hindi ka bumili. Ikaw, isa ka pa. Sungit. Ay, ba't ganyan na siya ngayon? Hindi naman ganyan ang ugali niya, hindi ba? Baka tauhan siya ni Madam Dugas. Huh? Baka secret agent. Isusumbong tayo. Ay, ikaw ang double agent. Uy, aminin mo na. Ay, hindi naman lagi. Kilala ka namin. Minsan lang. Naku, Haro, nasaktan ka ba? Ay, tumayo ka. Okay ka lang ba, ha? Tignan ko, masugatan ka. Teka. Tindera ng mais! Nandito ka na naman? Magandang gabi po. Mamaya magbabayad na po ako bago magsara ang tindahan. Hindi pwede. Umalis ka rito. Sino rito ang nagbabayad kapag pasara na? Ha? At paano kung tumakas ka? Sino magbabayad niyan? Ako na naman? Pwede po ba, Ale? Huwag niyo naman pong sigawan ng papa ko. Ang sama ng ugali niyo. Apat, teka. Hindi ka marunong kumalang sa nakatatanda. Manak sa tatay mong mandaraya. Okay, sumigaw. Natatakot ang bata eh. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kanina pa kita pinapalis dito, di ba? Umalis na kayo. Bilisan niyo na. Ma, ano bang nangyayari? Halika nga. Mama, kasi po, nadapa ako, tinulungan niya po ako. Kaya lang, itong Ali, pinapaalis po siya, ayaw po siyang pagtindahin. Tayo na. Anong pinapanood niyo? May circus ba rito? Umalis na kayo mga chismoso! Ay, nako. Halika na nga. Tayo matadami pa rito. Ano bang problema? Anong ugali? Itong lalaking ito, gusto niya magtinda ng mais pero ayaw naman niya magbayad sa akin ng upa para sa pwesto niya. Kailan ba siya hindi nagbayad ng upa sa pwesto? Nagbabayad siya pero kapag magsasara na siya ng tindahan, eh paano kung umalis na siya ng hindi nakakabayad ngayon? Hindi niyo siya pwedeng akusahan ng pandaraya kung hindi niyo naman mapapatunayan yun. Naku, nakakatakot naman. Bakit balak mo kong kasuhan? Kasuhan? Kaya ko yun. Pero may itatanong muna ako sa'yo. Kailan mo ipinatayo ang cell tower sa rooftop? Ano yun? Alam ba ng mga residente ang tungkol dyan? Aba, yun nga. Meron nga. Ayun. May cell tower pala tayo dito. Ibig sabihin, nagbabayad ng upa sa paggamit ng building ang telecom company. At kung kukwentahin natin, aabutin nyo ng libu-libong dolyar sa bawat taon. At sa pagkakaalam ko, ikaw ang humahawak ng pera dito. Siguro, sa loob pa ng ilang taon, magiging milyon ng pera na galing sa cell tower. Laki. At isa pa, ang kita na nakukuha mo mula sa bulletin board ads at mga paupahan mo, community market at clothing drive, ay napupunta lahat sa account mo. Kahit na pondo ito ng mga tao. Aba, hindi naman. Ginagamit ko ang pondo sa mga libreng pakain sa mga tao rito. At sa mga gastusin.
para sa pagpapaayos at dito. At ang tawag sa sinasabi ko ay business embezzlement. Under Criminal Law Article 356, ang kahulugan ng business embezzlement ay ang paggamit ng pondo ng tao na nasa pag-iingat mo para sa mga pansarili mong gastos. At pwede kang makulong ng 10 taon o magmulta ng 30,000. Ano? Para siyang Wikipedia. Sinaulo niya lahat ng nakasulat sa page na yun. Kung ako sa'yo, hihingi na ako ng tawad sa tinderong yan. Pasensya na. Sige na, kalimutan mo na yon. Napahiya siya. Galing! Oo nga, saan mo natutunan ang lahat ng yon? Hindi siya nag-aral. Nabasa niya lang yun sa Wikipedia, no? Ay, tumahimik ka. Wala kang alam kundi Wikipedia. Wala namang internet sa bahay niyo. Ang totoo, ang asawa ko nagturo sa akin nun. Sabi ko na eh. Ang swerte. Gwapo na ng asawa tapos matalino. Baon ko. Natupi ko na lahat ng shopping bags. Bibilangin ko pa ba? Eh, di bilangin niyo po ngayon na. Kailangan ibalik mo sa akin ang sukli na $1. Grabe. Napakakuripot niyo. Pagkatapos yung bumili ng 2,000 na coat. Tumahimik ka. Ay, mauhuli na ako sa school. Baka makikipag-date ka lang. Ang kulit niyo naman, Mama! Tuloy ka. Teka, wala ba rito mga magulang mo? Wala. Nasa business trip pa sila eh. Hindi pa sila uuwi. Mainit yan. Okay lang ako. Lalo kang gumaganda pag namumula ka. Teka lang, sandali. Hindi ba masyadong mabilis naman yata? Bakit? Ang akala ko ba may gusto ka rin sa akin? Masyado kasing... Ano yung nasa taas na yun? Ay, kainis naman. Hindi mo ba pwedeng itago na maayos? Sige na, baba na. Ano ba to? Teka. Huwag ka na magulat. Masarap maglaro pag marami. Uwi na ako sa amin. Bakit? Uwi ka na kagad? Gusto mong mag-artista, di ba? Isipin mo na lang na ito ang unang pelikula mo. Napakabastos mo! Ten na palang date ngayon. Meron pa akong 2 linggo mula ngayon. Kumusta? Bakit ba? Ano bang ingay yun? Matutulog na ako. Patayin yung ilaw. Tumayo ka nga. Sinong gumawa nito? Sinabi ko na matutulog na ako, patayin niyo ng ilaw!
Yung boyfriend mo ba? Hindi ko siya boyfriend. Ayaw mo magkwento? Pag hindi mo sinabi sa akin, walang makakatulong sa problema mo. Kaya niyo ba akong protektahan? Pwede ba akong maging ligtas sa loob ng bahay natin kahit sandali? May babalik ko ba ang dati? Nasabi ko na yun po ang totoong nangyari. Natakot po ako, kaya lumaban ako. Kinagat ko po siya sa kamay. Tapos tumakbo ko palabas. Ma, paano ako? Makakapag-aral pa ba ako? Makakapag-aral ka pa. Ako, ang mama mo, ang magtatangkol para sa'yo. Magpahinga ka na lang muna. Bilang principal, hindi ako makapaniwala sa nangyaring ito. Pero Mrs., nagpunta naman siya kaagad para humingi ng tawad sa inyo. Kung pwede naman... Ako nga pala ang abogado ni Mr. Kyung-hun. Unang-una, humihingi ako ng tawad sa ginawa niya at nakahanda kaming sagutin ang lahat ng mga kailangan niya sa pagpapagamot. Nakasaad sa dokumento ang detalye ng kabayaran at sigurado akong matutuwa kayo sa laki na ibabayad namin. Sandali lang. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Ano bang nagawa ko? Ganon din ang buhay ko noon. Ang dami kong pagkakamali. Hindi to maaari. Kailangan kong kumalma. Mag-isip ng tama. Pumapayag na po ako, Mama. Okay lang. Tanggapin na natin ang inaalok nila. Anong okay lang natanggapin? Hindi natin kaya na lumaban. Mayaman sila at mas malakas. Para tayong itlog na madudurog lang. Wala tayong pera gaya nila. Baon pa tayo sa pagkakautang. Pumayag na lang tayo makipag-areglo. Sinong nagsabi sa'yo na hindi tayo pwedeng lumaban kung mahirap lang? Hindi totoo yun. Mama... Halika na. Huwag kang tumungo. Wala kang ginawang masama. Ipagpatuloy mo. Kung magdedemanda kayo, maraming pwedeng gawin ng kliyente ko. Pwede siya mag-abroad at makapagtapos doon. At ang buhay niya, babalik din sa pagiging normal. Ang anak mo, iba ang magiging sitwasyon. Kapag nagsampa kayo ng kaso sa amin, malalaman ang lahat ng kahiyahiyang sinapit at pinagdaanan niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na ginahasa nga siya. Hanyul, ayaw mo sa Korea.
at gusto mong umalis. Pag-aaralin kita. Magtatapos ka sa Amerika. Huwag kayong matakot. Wala akong balak na dalihin yan sa korte. Naniniguro lang ako. Sundin na lang natin ang batas. Meron akong kaunting alam tungkol sa batas. Naisip ko na pwede kong sirain ang buhay niya gaya ng ginawa niya sa buhay ng anak ko. Mrs. Kim, alam ko naman na... Oo, alam ko rin na matagal at magiging mahabang proseso. Pero nakahanda ko sa lahat. Gagawin ko ang lahat para maging impyerno ang buhay mo. Gusto mong mag-abroad? Sige. Kahit saang bansa ka pumunta, sisiguruhin kong malalaman ng lahat na rapist ka. Makikilala ka ng mundo. Bukod sa paggamit ng batas laban sa'yo, may iba pa akong paraan. Magiging sikat ang pangalan mo sa social media, sa blogs, Twitter, Facebook. Sisiguruhin kong walang makakalimot sa kayupang ginawa mo sa anak ko. Kaya humanda ka ngayon. Pagbabayaran mo to habang buhay mong dadalhin ang ginawa mong kawalang hiyaan. Handa ka na ba? Anyon, halika na. Mrs. Kim, teka. Sandali lang. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. I-report kita sa department nyo. Hayang arte, magkano bang gusto nyo? Nagkamali ako, nainaya ako siya. Pero sa totoo lang, ang anak nyo may gusto niya. Hindi mo pwedeng insultuhin ang anak ko. Hindi siya masamang babae. Ikaw ang makapalang mukha. Ngayon, tuturuan kita ng dapat mong gawin. Yumuko ka at humingi ng tawad sa anak ko. Gawin mong gusto ko kung ayaw mo masaktan. Doon tayo, ah. Paano na po ngayon? Ako nang bahala. Nagbigay ako ng alok sa kanila na hindi nila matatanggihan. Lilipat siya ng school, hihingi ng tawad at babayaran niyang lahat. Gusto ko, hindi mo na siya makita kahit kailan. Sa totoo lang, pagkasama ko kayo para kayong estranghero, kakaiba ang kinikilos niyo. Pero ngayon napatunayan kong kayo ang mama ko. Alam niyo, ang talino niyo po pala. Pag-uwi mo, magtabi ka ng mga bag. Ay naku! Wrong timing kayo! Nakakainis naman. Bakit ayaw mo nang magtupi? Magtutupi na nga po. Han, ito na lang ang gamitin mo. Huh? Thank you. Hanyol, nag-almusal ka na? Mama, natapos ko na. Oh, 150 lang po, kaya dapat $4 lang. Ako nang magtutupi nung natira. Kaya sa'yo na itong $10. Ha? Salamat po, Mama. Alis na po ako. Ingat ka. Opo. Haru, anak. Haru, haru, haru. Gising na. Baka mahuli ka sa school. Ligo na. Bilis na, bilis. Kakain ka pa. Hubad? Shoo! Bilisan mo maligo, ha? Naku, lagot. Bilisan mo na riyan. Bili na ako, honey. Ano ba yung haamoy ko, ha? Sandali lang. Nandiyan na ako. Ang bango. Nakakatakam, ha? Heto na po. Okay. Tada! Wow! Kumain ka na rin. Mamaya na ako. Ay! Wow! Ang sarap! Magandang umaga! Magandang umaga po! Magandang umaga po! Sa mga atleta. Yeah. Okay. O, ito naman para sa'yo. Halika na, taba. Eh, sino mo taba? Taba?
tawag mo riyan? Di ba, Bilbilian? Yabang mo! Mataba ba ako? Kumusta ka naman, Dip? Ay, kabayo ka! Okay naman ako. Natanggap mo na ba sa sarili mo na pamilya mo sila? Oo, pero... Meron ka pang isang linggo. Nalulungkot ka ba? Oo, medyo. Teka, paano ba ako mamamatay? Hindi ko ba nasabi yun sa'yo? Sa car accident. Pagkatapos, bigla na lang mawawala ng ina. Ang dalawa kong mabubuting anak. Hindi ba napakasakit at nakakatrauma yun para sa mga bata? Pwede bang mawala ako sa hindi brutal na paraan? Ayaw mo masaktan ang damdamin ng mga anak mo? Oo. Gumawa ka ng paraan, kahit na ano. Ipakita mong mahal mo sila sa loob ng natitirang araw. Mahalin mo sila na sobra-sobra. Ingatan mo ang sarili mo. Masaya mo ngayon ah, para kang bagong kasal. Halata ba? Ha? Masaya-masaya ako sa buhay may asawa. Magpasalamat ka sa akin. Malaki na tulong sa iyo ng payo ko dahil naranasan ko na paano mawala ng asawa. Pasalamat ka sa akin. Salamat sa iyo, pare. Salamat sa payo mo. Ngayon alam ko na may pakinabang ka sa buhay ko. Ang galing mo. O, sa'yo na ito. Meron Salamat pa. Salamat po. Mr. Kim. Sir. Nilipat ka na. Mabuti naman. Sa wakas. Chief. Ba't ako lilipat? Hindi naman ako humiling na malipat ng opisina. May katibayan ka ba na hindi ka humiling? Si Ward Chief ang pumirma sa paglipat mo. Umagipaki ka na. Sir. Pasensya na kayo sa nangyari. Huwag nyo na akong ilipat ng opisina. Nakikiusap ako. Gusto ko. Takpan mo ang bibig ng asawa mo. Hmm? At turuan mo siya kung anong tamang asal. Oh. Ano gagawin mo? Aalis na lang ako. Huwag nyo nalang babanggitin ulit ang tungkol sa asawa ko. Baka hindi na ako makapagpigil. Oh, ngayon lang ulit tayo nakapag-date sa labas. Pagkatapos ng mahabang panahon. Paano kung biglang magkaroon ng... Yun, Wu. Bigla akong nilipat sa probinsya. Ano? Magsisimula na yun sa susunod na buwan. Kaya sa palagay ko... Ginantihan ka ba niya? Dahil sinuntok mo siya rin sa dinner? Yun, pipilitin kong makabalik ulit sa district office. Alam ko, kasalanan ko to. Kagagawan ko to. Pasensya ka na. Wala kang kasalanan sa mga nangyaring to. Wala ka namang ginawang masama. Okay lang ako. Ay, sobrang tamis. Pumayag kang makipag-usap ngayon. Kaya nagpapasalamat ako. Final na ang paglipat ng asawa mo. Kaya wag mo nang babanggitin ang tungkol doon. Anong gusto niyong gawin ko? Nakikiusap ako, wag niyo siyang ilipat. Luluhod ako para makiusap sa inyo. Maawa kayo, wag niyo siyang alisin dito. Masarap ang buhay ron sa probinsya. Sa katahimik pa ron. Ay, mauhuli na ako, meron pa akong meeting. Nabahala na ako ng gusto. Talaga bang wala nang ibang paraan para hindi siya malipat? Pati bayan lang
ang labanan para manatili sa pwesto. Yun ang tatandaan mo. Ha, Mrs. Kim? Bumalik ka sa upuan. Meron pa akong meeting at trabaho. Alam kong busy ka, pero bumalik ka sa upuan mo. Hi. Hello, Miss Kim of HK Construction. Ako ito. Si Attorney Wo Yun Lee ang kausap mo. Ako ang in charge sa HK's redevelopment project. Meron lang akong itatanong. Meron ba silang mga nakausap na nagtatrabaho sa district office para matuloy ang proyekto? May listahan pa ba? Kasama ba sa listahan si Chief Su Chul Choi? Okay, maraming salamat. Teka, sino ka ba talaga? Ano bang totoong trabaho mo? Ako? Asawa lang ako ni Mr. Kim. Ano bang tinitingnan mo? Hindi ka ba bibili? Hindi na po. Bibili po kasi ako ng gamot ng mama ko. Ng gamot? May sakit siya. Pero ngayon po, bumuti na ang pakiramdam niya kasi palagi ko siyang binibigyan ng gamot. Ay, ang bait mo naman pala na anak. Mabuti. Maraming yan. Salamat po. Ay, naku naman. Ay, naku! Ano ba to? Bata! Uy, gumising ka! Bata! Ano ba nangyari sa'yo? Nurse, excuse me. Nurse, nasaan ang emergency room? Harukin, batang lalaki. Kayo po bang guardian? Ako ang mama niya, Mrs. Kim. Anak ko siya. Retinitis pigmentosa ang sakit ng anak niyo. Biglang lumalabo ang mata niya, kaya nahihilo siya madalas. Yun ang dahilan kaya natumba siya kanina. Retinitis pigmentosa ang sakit ng anak ko? Alam mo, naging mabilis ang paglala ng sakit niya nitong mga huling araw. Kaya naman nahihirapan mag-adjust ang bata. Pero teka, Doc. May pag-asa pa bang gumaling siya? Kailangan siyang maoperahan kaagad. Pero hindi natin pwede alisin ang posibilidad na pwede mabulag ang bata. Bakit? Anong dahilan? Saan niya nakuha ang sakit? Pwedeng ang dahilan ay ang genetics. Maaring naman na niya ito. Maaring genetics? Ayon sa resulta, nabulag ang isa niyong mata dahil din dito. Gumaling lang ako ng maoperahan. Multiple retinal surgeries. Mahirap para sa amin dahil wala kaming mapagkuna ng pera. At dahil doon, ibinaon ko sa limot ang alaala na yon. Ayoko nang maalala pang tungkol doon. Tapos ngayon mangyayari ito sa anak ko? At bakit? Anong dahilan? Bakit nangyayari sa kanya to? Hindi makatarungan to. Hindi patas para sa bata. At alin ba ang hindi patas? Hindi ako ang tunay niyang ina, hindi ba? Pansamantala lang itong papel na to. Paano nangyari na namanan niyang sakit ko nung bata pa ako? Dahil nga ikaw ang kanyang ina. Hindi nga akong tunay niyang ina. Ang babaeng namatay 3 weeks ago, yun ang mama niya, yun ang tunay niyang ina. Miss Lee. Hindi nga ako! Alam kong marami akong pagkakamali nung nabubuhay ako. Kung gusto mo ako nalang aparusahan mo, huwag mo na idamay ang isang inosenteng bata. Bakit? Ganito ba ang paraan mo para maging balanse ang mundo? Nandito ka pala. Hinahanap kita eh. Okay lang yun. Kailangan natin maging matatag lalo na sa sitwasyong to. Gagaling din siya pagkatapos ng operasyon. Kailangan niya inumin ang gamot. Linisin niyo ang sugat, ha? Apo, Doc. Sige po, good night. Makakaya mo yan.
Alam ko na malakas ka, anak. Alam mo ba? Hindi ko na matandaan ang papa ko. Naghalit ako sa mama ko dahil lagi niyang namimiss ang papa ko noon. Kaya kinuha ko mga litrato. At lahat ng gamit ni papa. At sinunog ko. Galit ako sa papa ko dahil iniwan niya kami. Alam mo, sinumpa ko sa sarili ko na magiging matatag ako. At kahit kailan, hindi ako aasa sa tulong ng iba. Pero sa kabila ng tagumpay ko, naghahanap ako ng kasama, ng taong masasandalan ko. Kailangan din pala natin ng mga taong mamahalin at makakasama. Nang sa ganon, maging maligaya rin tayo. Kaya naman, nung naging bahagi ako ng pamilya niyo, marami akong natutunan kasama ng pagmamahal. Ngayon ko lang naisip lahat. Tapos na ang oras mo. Sumakay ka na. Hindi pa ako makakaalis. Gusto ko munang makitang magising ang anak ko. Kailangan mo nang umalis ngayon. Wala nang panahon. Ako ang dahilan kaya naghihirap siya. Pwede bang makita ko man lang siyang magising? Binalaan kita na huwag ka makialam sa dati mong buhay. Patawarin mo sana ako. Pero nakikiusap ako ngayon. Bigyan mo pa ako ng oras. Isa ito sa mga hindi inaasahang epekto ng pagsuway mo sa usapan. Pag sumakay ba ako rito, magiging maayos na uli ang buhay nila? Gagaling na ba si Haru? Magiging matagumpay ba ang operasyon sa kanya? Ano bang gusto mo? Gusto mong manatili rito na maging tunay na ina ni Haru? Hindi ka nababalik sa dati mong buhay? Oo. Kung posible yon, yun ang gusto kong mangyari. Papayag na ako maging ina ni Haru at kakalimutan ko na ang buhay ko. Nakikiusap Miss ako! Kapag nawala ka, mawawala rin ang karamdaman ni Haru. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mawawala? Kapag sumama ako sa iyo ngayon? Sumakay ka na. Wala na tayong oras. Ano bang ginagawa mo? Sandali! Gusto kong magpaalam sa mag-ama ko! Nakikiusap ako! Magpapaalam lang ako! Bakit mo ba ako pinapahirapan pa? Nakikiusap ako! Oh! Hoy! Hoy! Huwag mong gawin to! Hoy! Bibigyan kita ng konting oras. Sige na. Mama! Si Haru, kumusta? Nasa loob. Teka, pupunta ako sa admin office.
Mama, nandito ka na. Kaya papasok na po ako. Sandali lang, Hanyol. Tandaan mo, magiging sikat kang artista. Naniniwala ako. Bakit po ba ang drama-drama niyo? Gusto ko maging masaya ka lagi. Okay? Siyempre naman po, huwag kayong overacting. Gagaling din po si Haru, kaya huwag kayong mag-alala. Uwi po ako agad at magtutupi ako ng shopping bags. Bye-bye po, Ma! Mama? Ang galing mo talaga, anak. Alam ko, hindi mo ako nakikita sa ngayon. Pero naririnig mo ako, di ba? Naririnig ko po kayo. Ang ganda-ganda po ng boses niyo. Meron lang akong gagawin. Kaya kailangan kong magpaalam sandali. Magpagaling ka agad. Para makakita ka. Haro, anak. Magpakatatag ka. Kayanin mong magpagaling kahit na wala si Mama. Magpapagaling po ako rito. Bumalik po kayo agad, ha? Mama, nalulungkot ka ba? Umiiyak po ba kayo? Eh, hindi naman. Haro, anak. Huwag mo sanang kalilimutan na mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ko rin po kayo. Tandaan niyo po yan. Baka nagugutom ka na. Kumain ka na muna. Run sa kantin. Sige na. Pwede mo ba akong tawagin, Honey, sa halip na pangalan ko? Siyempre, ikaw lang naman ang ayaw nun. Simula ngayon, Honey na ulit kita. Pasensya ka na. Ang dami kong binigay na problema sa'yo. Ay, ano ka ba? Parang gusto mo magpaalam, ha? Honey, pwede ba? Sina Hanyol at Haru, huwag mo silang pababayaan. Alam mo, gutom ka na nga. Siyempre naman, Honey. Hinding-hindi ko kayo pababayaan.
Hello, Doc. Nagising na po si Miss Lee, room 801. Miss Lee, naririnig niyo ba ako? Ano po yun? Itatanong ko lang kung dito ang bahay ni Hanyol. Nagkakamali kayo. Sandali lang. Si Hanyol at Haro, alam mo ba kung saan ang bahay nila? Pasensya na pero hindi ko sila kilala. Teka! Nandiyan ang ebidensya ng HK embezzlement. Peke ang alibi ni Chairman. Ikaw nang bahala magsampan ng kaso. Anong dahilan? Gusto ko sana na ako magpakulong sa kanila. Pero kaya mo na yan. Mas paniniwalaan ka ng lahat. Isa kang mahusay at matinong abogado. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Hindi ka ganyan dati. Nagkaroon lang ako ng isang panaginip. Isang napakagandang panaginip. Ano? Hindi kita maintindihan. Bakit ka aalis? Ano bang problema? Ay, nakakalungkot lang ang mag-isa. Napakalaking apartment. Ano ba yung iniinom mong gamot? Sekreto ang gamot na to. Mukhang luma na ang mga gamit na yan, ha? Gamit ito ng mama ko. Huwag mo nang isipin, baka malungkot ka pa. Ayusin ko na yung gamit mo rin sa kwarto. Thank you.
Ikaw ang pinakamamahal ko higit pa sa lahat. Aking anak. Papa! Papa! Nakikita niyo ako! Alam ko yun. Nandiyan kayo. Pinapantayan niyo ako lagi. Namimiss kita, pati si Papa. Mama, alam ko mahal niyo ako. Gaya ng pagmamahal niyo kay Papa. Salamat po sa pagpapalaki niyo sa batang sutil. Babalik ako. Dadalawin ko kayo. Alam mo naman na naging abala ko, kaya gusto kong magbakasyon muna. Magbabakasyon ka at sa New Zealand pa? Basta mag-ingat ka at yung pasalubong ko, ha? Next time, isama mo naman ako. Tatawagan kita pag nandun na ako. Okay, bye. Miss, dyan po ako uupo sa tabi nyo. Haro, anak! Huh? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Bakit nandito ka? Ito, nababasa mo ba ito? Siyempre naman, nakakabasa po ako ng alphabet. Ay, ang kulit mo talaga! Aray, ano ba? Pasensya ka na sa mga anak ko. Makukulit sila. Upo ko na. Bakit pupunta kayo sa New Zealand? Namatay si Mama. Wala na siya. Nasa langit na po si Mama ko ngayon. Ano ka ba, Haru? Sorry, kinalulungkot ko. Okay lang. May kapatid ako sa New Zealand. Kaya naisip kong doon muna tumira sa kanya. Okay. Eh, ikaw, anong gagawin mo ron? Gusto kong dalawin ang papa ko ron. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sri Bat 75.